tricycle boy lang ako nung una. Tapos nung nag-asawa kami, si Mrs. Teacher, namili ako ng iklog. Tapos dinadala ko sa balutan. Pagbalik ko, nagdadala ako ng balot. Tapos meron akong dalawang bilyaran nun. Naglalaga ako ng balot tsaka Pinoy. Dinalagay ko sa harap ng bilyaran. Lang ang trabaho nung una. E tapos nung nauso yung PISPAN, napokus ako sa PISPAN. Nag-rent muna ako ng konti-konti hanggang sa yung na-rent ko. Nabili ko kaya lumawa ko ng konti yung PISPAN ko. Ganun lang yung story ng buhay namin ni Mrs. Ano yung usuldo sa bilyaran nun? May nahaluan namin ibang negosyo kahit nagbabarbecue, baseball, sarap lang ng bahay. Mula nun, nag-start yung ano, tsaka sipag, tiyaga, kami ni Miss, kaya yun, pinagtulungan namin. Kaya ito, medyo naabot namin ng konti yung pangarap namin. Ito, magandang-ganda ang takbo ng buhay ngayon. Ang Ready Lardos, ito isang aqua farm resort. Dahil tilapia yung nakalagay dito, no? And then, you know, parang nagkaroon kami ng resort, yung Aqua Adventure Resort nga. Itong mga room lang, tapos may mga swimming pool, yun na lang ang pinaharkila ng mga tao. Bilang extra lang sa tilapia, kaya naisipan namin ni Miss Tayo ito, yung extra kita lang. Una, yung mga villas muna, no? Meron tayong crib, so yung Von crib, at saka yung Caleb crib. So yun ay 5 to 7 packs per crib. And then meron din tayo yung Sunrise Villa, 15 to 20 packs naman. Yung barkada type naman, yung Sunset Villa, so 20 packs. At meron din tayo sa kabila, yung Casita, 25 to 30 packs naman. Isang kasi kung mag-ipispan ka, kung isang hektarya lang o dalawang hektarya, mahirap. Pag natapat ka doon sa init, marami namamatay na isda, nalulugi ka, wala kang pambawi. Kaya sinasabi ko sa nagtatanong sa akin, kailangan di bababa sa 10 hektarya para pwede mong ikot isang taon, makatsamba ka ng presyo, tsamba ka ng panahon, may kita. Pero kung isa lang butas, medyo mahirap. Kaya ganun ang sinasabi ko pag nagtatanong sa akin na yung baguhan. Dito sa Ready Lardos Aqua Adventure Resort, meron tayong tatlong swimming pool. So yung isang swimming pool para sa kids ang mga yon 3.5 feet. And then yung dalawang swimming pool 4.5 feet. Meron din tayong mga iba't ibang mga amenities tulad ng mga rides. Meron tayong ATV, meron din tayong water bike at saka yung mga pedal bike. Talagang maganda yung una ng tilapia. Unang-una, nakabili nga ako lupa, yung mga anak ko napatapos. Eh sabi ko ba, hindi lang magandang kita, pag natapos sila, may premium silang sasakyan pa. Ngayon kasalukuyan, mainit. Yan ang number one na kalaban namin, yung init. Nawawalan ng oxygen yung tubig, tapos yung init, pag umabot ng 40 pataas, hindi nila kaya. Kisin yung init, namamatay sila. Yan ang malaking-malaking problema namin dito sa aming nag-spot. Kasalukuyan ngayon, ganitong buwan, pumasok yung April, May, June, July, hanggang August, medyo mahirap. Kaya yung iba nalulugi, nauubos yung isda. Yung mga technician medyo nahihirapan na kontrayin yung namamatay na isda. Yung klema lang yung tumitigil para tumigil na mamatay sila. Sa bagay, kung misa kumagaling yung mga tarabador mo, yung mga bantay mo, alam nilang discard yan. Pero kung bago-bago yung bantay, kailangan talagang natutok ka. Sa
Sa mga televiewers po natin, ini-invite ko po kayo na pumasyal sa Redilardos Aqua Adventure Resort. Meron po kami nga page. Ano, for more details po, paki-open na lang po yung page namin. Thank you po. Hindi po kayo magsisisi. Talagang napakaganda po ng place namin.